mga tindahan, bumalik agad siya dahil nakabili na siya. Nung malapit na siyang pumunta sa bahay, napagod na siya. Kaya, umupo siya sa ilalim ng puno. At sinabi niya sa mga alimango, okay naman po at saka excited po. Masaya naman po pero unting kabahan. Parang poem writing po, mga ano po sa mga po. Parang nagbibida sa mga ibang shows po. Hello po! Hello! Hello po! Magandang hapon po! Magandang hapon din sa iyo, Luxus. So, ano po yung ginagawa niyo? Saan mo? Nag-arts, umi-painting po. Artista? Ako si Virgilio S. Almario. Ginagamit kong pangalan sa tula ay Rio Alma. Naging national artist noong 2003. At sa kasalukuyan, Professor Emeritus ng UP. At director chair ng Komisyon sa Wikang, Filipino. So, taga sulat po kayo ng mga tula. Paano po kayo nagsimula na magsulat ng kwento po? Well, hindi talaga kwento ang sinusulat ko. Ang sinusulat ko ay tula. Tula? Talagang yon, bata pa ako. Ako, grade 1 pa lang, sumulat na ako ng tula eh. It was 1962. At noong 1970s, nagsimula ako ng isang publishing house. Nagtayo ako ng isang publishing house na tawag ay Adarna. Gumagamit po ba kayo ng imagination pag nagsusulat po ba ng poem? Well, kailangan yun. Halimbawa, meron kang experience. Kailangan isipin mo kung ano yung experience na yun, ano ang kahulugan ng experience niya para maging siyang tula. Meron pa bang favorite na tula? Ang alamat ni Juan at ang mga alimang po. Isang araw, ang ina ni Juan ay nagpapabili ng alimango sa kanyang anak na si Juan. Oh. Juan, bumili ka nga ng 10 alimango. Nung pumunta siya sa mga tindahan, bumalik agad siya dahil nakabili na siya. Nung malapit na siyang pumunta sa bahay, napagod na siya. Kaya umupo siya sa ilalim ng puno. At sinabi niya sa mga alimango, dumiretso kayo. Tapos noon pumunta kayo sa kanan. At doon na ang bahay namin. Kaya pinalayan na ni Juan ang mga alimango. Paano kahalaga ang pagsusulat po? Mahalaga, sa palagay ko, sa pamamagitan ng aking sinusulat, nakakatulong ako sa mga tao. Kung gusto nilang mag-aliw, meron akong mga tula na nakaka-aliw. Kung gusto nila ng mga aral, meron akong mga tula na bibigay sa aral. Kung guidance kung paano sila dapat mabuhay. Meron akong tula recently. Gusto kong pabasa sa iyo na kaya mo kayang basahin. Opo. Sige nga, basahin mo. Huwag kang tumanggot sa talat between. Huwag kang tumanggot sa talat between. Masisilaw
kalang, sakislap at ningning. Tumitig sa lupa, sukatin ang hakbang, sabay bang hininga at ang talapakan, huwag kang manghiram ng talat bituin. Lilinlanganin ka lang ng banyagang hining. Sipating mabuti ang nais na landas. Huwag matatakot sa dawag at ahas. Huwag kang lumuhod sa talat bituin. Aalipinin ka ng huwag na ningning. Kahit munting wagi ang nakatamis pagbungan ng taal na bait at pawis. Huwag kang umasta at lat bituin la hindi na nalaglag ang biyayat na naniningning lugmokman at api, anak ng dalita. Sarili ibangon matulong matututong lumaya. Ano, naintindihan mo dun sa tula na yan? Kuminsan walang ginagawa kundi nakatingin lang sa bituin. Nakakalimutan mo trabaho. Di ba? Kung tingin ka lang tingin sa bituin, lagi ka lang nangangarap, di ba? Wala kang ginagawa para matupad ang iyong pangarap. Ngayon ang sinasabi ng tula, kung masyadong sobra-sobra ang tingin mo sa bituin, dapat mas isipin mo kung paano ka magtatrabaho, kung paano mo gagawin ang buhay mo. Well, ang unang-unang gawin ninyo ay mag-aral pa ang language natin. Mangyayari lang yun through practice. Gusto ko na ang mga next generation na kumukha mo ay mas alam kung ano ang history ng Pilipinas. Thank you for your advice po para din po sa amin. Thank you. Salamat din. Thank you po. Malay. Sige. Sana alam po. Sana magtagumpay ka. Ito po yung mga books ko po. Mga about po sa mga kalawakan po. Kalawakan? Oo. Oh. Yan ang hilig mo. O, si Virgilio S. Almario, alias Rio Alma. Salamat sa Young at Art.